sa gitna ng dilim at malamig na hangin. Takot, pangamba, bumabalot sa akin. Nangalit na daluyong hagupit ng hangin at alo. Tibay ng pananalig, kailangan ngayon. Sa gitna ng unos at pagbuhos ng pag-asa ng ilan, ngunit magtiwala at maging matatag. Pagkatapos ng dilim ay liwahanan. Dahil ang pagmamahal ay iyong alay, at malasakit sa kapwa ay iyong binibigay. Hawak lang, kapit lang, bibitaw sa'yo. Alam kong darating kayo. Hello mga kapamilya, kamusta na? Grabing effects ng Typhoon Odette, di ba? Daming mga nasirang buhay, mga bahay sira, dami namatay, pati hanap buhay apektado. So sasamahan natin ngayon ng GDiaries. Pupunta tayo sa Visayas at titingnan natin kung ano nangyari doon. Sasamahan din natin doon yung ABS-CBN Foundation na noong Disyembre pa andun na sila. Kaagad-agad silang pumunta para tulungan kaagad yung tao roon. According to the National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang Typhoon Odette ay isa sa pinakamatinding bagyo talaga. Ang mas matindi lang dito ang Typhoon Yolanda. Alamin natin kung bakit ang Typhoon Odette ay isa sa pinakamatinding bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa video mula sa Philippine Ports Authority, makikita ang malakas na alon sa Port of Lipata sa Surigao del Sur. Dilubyo ang iniwan nitong si Super Typhoon Odette dito sa Surigao City. Apat na oras, manigit kami binayo sa napakalakas na hangin at ulan. Kita sa aerial shots na lubog sa baha ang city proper ng Kabangkalan sa Negros Occidental matapos manalasa ang bagyong Odette. Gabi naramdaman ang hagupit ng bagyong Odette sa Cebu. Hinambalos ng malakas na hangin ang Metro Cebu at buong probinsya. Yolanda kasi is a benchmark talaga when it comes to damage and fatalities. We lost 6,000 people. Pero in the following storms, hindi na umabot ng ganung karami. Ang pinakamataas na lang nga, if I'm not mistaken, is itong si Odette na umabot tayo ng 400. The total reported is 405. Marami tayo mga affected provinces. We were able to register fatalities in Limaropa, in Region 6, Western Visayas, Eastern Visayas, Central Visayas. We also have casualties in Region 9 and Region 10 as well as in Caraga. Our place, Region 8, Leyte, Samar, Sardin Leyte, Biliran, inasagita tayo ng Pilipinas eh. And kadalasan itong mga bagyo ay nabubuo sa Pasipiko. At pag doon nabuo, malaki yung chance na papasok yan no, sa area namin. So nag-ikot tayo kaagad. No? Dinaanan natin yung Pacific Town. Ito yung Silago, Hinunangan, Hinundayan, Anahawan, San Juan, St. Bernard. Talagang nakakalumo yung nakita mo. Ako personally no, nung makita ko, napaluha talaga ako. At sabi ko, hindi to malayo kay Yolanda. Yung mga puno, ang raming nagbagsakan, mga bahay na binagsakan ng mga puno, yung mga bahay na malapit sa coastal areas, winash out yan.
and a lot of areas also sustained damages. For example, we were able to register damages to roads and bridges during the onslaught of the storm. Umabot tayo na more or less 200 roads and bridges na nagkaroon muna ng pansamantalang pagsasara. We also encountered 444 cities and municipalities that had power interruptions caused by the storm, as well as interruptions in the water services. Naging mabilis naman yung pagkilos ng ating mga kasamahan sa power sector at saka sa water utilities. Kaya out of that 444, 420 fully restored na. Ang damage to agriculture naman natin, umabot tayo ng 17 billion. Sa agrikultura, nakakaawa yung mga kababayan natin, no, na kung makipagkwentuhan ka sa kanila, talagang makikita mo, no, na tumutulong yun. Parang hopeless sila. Kung titingnan mo yung mga hanap buhay doon is niyugan, yung pagkukupra, yung pangingista. Dumidepende sila doon sa niyugan. Eh ngayon, nasira yun lahat. Yung mga nangingisda, lahat ng bangka sinira. So saan sila kukuha ng hanap buhay? When it comes to damages to infrastructure, umabot tayo ng 29 billion. Ongoing ang ating post-disaster assessment, post-disaster needs analysis. The idea there is for us to get a complete picture of the damage wrought by Typhoon Odette, so that the requirements for the recovery and rehabilitation of all those affected communities can be fully identified. This is outside pa doon sa assistance na binibigay ng pamahalaan natin. This is already the effect yung tinatawag natin na global warming. Sabi nga ng mga expert natin, hanggat hindi natin nabibigyan ng katugunan yung problema natin sa environment, these typhoons, no, will become stronger. Yung climate change na pinag-uusapan, no, sa buong mundo, it has to be answered, no? Andito tayo ngayon sa Loon, Bohol. Papunta tayo sa Kabilao. At ito ang lugar na talagang nasalanta ng Odette. At malungkot ako sa mga pangyayari dito. Pero masaya ako na papunta dito tayo ngayon dahil makikita natin isang tunay na kapamilya, si Direk Hans Florentino. At ikukwento niya sa atin kung anong nangyari sa kanya. Ernie! Hoy! Musta? Okay lang. Ha? Long time no see. Hans! Grabe yung pinagdaanan niyo sa pamilya niyo, ha? Yes. What happened to you nung nasalanta kayo ng Typhoon Odette? Ano siya, very unpredictable yeah. And then hindi kami nakaprepare talaga. Well, we were not expecting na ganun siya kalakas. Walang warning na magiging signal number 5? No. Tapos yung house namin was near the landfall area. It's 11 o'clock. Dunya. Wala kami, second floor. Goodbye, second floor. Ano siya? Oh my God. No words. Kakatuwa nga kasi while we were looking at it, sabi ko, halagil, may roof sa harap ng gate natin. Talaga? Later on in the morning, nalaman namin na that yun, was ours na pala. Oh, yun pala yung sa amin na pala. So yung bagyo dumating, tanggal yung bubong, tapos binabahan naman kayo. Oo, kasi yeah, kasi wala nang roof, so nag-overflow ng water sa loob ng bahay, doon na siya dumadaan. Isami, so yun. Kamusta naman si Tayan nung panahon na to? Tulog siya. Oo, yeah, so hindi siya na-traumatize. Nung the following morning na pag may naririnig na siya na sound ng ulan and roof. Yung roof, parang medyo maaano siya. Parang may konting panic and fear. Pero days after days, nawala naman. Kita ka kay mami daw. Me? Okay. Eh yung ano yung feeling nyo na Paskong Pasko, butas yung bubong nyo? So it was one of the very unforgettable na Christmas talaga. But of course, we're in the spirit of Christmas, we were still very grateful. Despite of all the worries then, when I saw other people's houses then and
when I saw yung sa news, yung mga balita ng friends ko, which was even worse than what we had. So really humbling talaga siya na ano po, na experience for us. So, ano naman nangyari sa mga neighbors mo sa Cebu? In general, kami mga Cebuanos, na surpresa talaga kami. Hindi kami naging handa sa laki ng damage, sa infrastructure, kabuhayan, lalo na't walang tubig at kuryente. Pagkalipas ng ilang araw after ng bagyo, nafe-feel mo talaga ang panic at takot ng mga tao. However, alongside this, makikita rin naman ang pagtutulungan. Cebuanos were very self-reliant. Action agad within the communities. May bayanihan, people were sharing the resources, and there was little to no complaints, no? We were just really focused on helping fellow Cebuanos. What did you learn from all of this whole situation? In retrospect talaga, you'll realize po how useless yung mga material things ba. Yun yung parang nag-hit home sa amin. Kasi basta, I mean, it came to a point, walang kuryente, walang tubig, wala kang gamit. So, you really learn to appreciate what's really important. Yun yung, basta buhay pa. Yes. Yun yung importante. Yun sa amin sa Cebu, may quote kami na very famous quote, no, na importante buhi. In translation, it's important you're alive. Basta buhay ka. Oo, yun. Ako, masasabi ko lang, thank God talaga that you are both alive. Tayan is okay. At we still have a director for GDiaries. Thank you, Lord. Thank you, because from your experiences, natutunan ko talaga how to be grateful and how to have a good attitude and a good perspective. Yes. Thank you. Sige, thank sir. You. Let's go and mag-shoot na tayo ng mga inspiring na kwento dito. Okay. Go, go! Okay. Up next, paano nga ba mabilis nakakarating ang sagip Kapamilya sa mga lugar na nasalanta ng kalamidad tulad ng Kabilao Island? Alam kong darating kayo. Andito pa rin tayo sa Kabilao Island at kakausapin natin si Earl ng sagip Kapamilya. Magandang hapon po, Sir Ernie, and welcome po dito sa Kabilao Island. Salamat. Oh, grabing bahay na to, ah. Yan, sir. Yan po talaga yung bakas na dinulot po ng bagyong Odette dito po sa isla. Talagang wasak na wasak, ano? Mm-hmm. Balita ko, karamihan ng mga bahay dito, natanggalan talaga ng bubong. Tama po kayo, sir. Mismo po dito sa barangay ng Kabakungan, mahigit 300 na pamilya po yung nawalan talaga ng bahay. Nadulot po ng bagyo. So, Earl, kailan ka pa dumating dito? Actually, sir, tayo sa Sagip Kapamilya and yung team po natin nakarating na po ng nakarang araw pa dito. Pero ito na po yung pangalawang pagbisita po natin dito sa lugar. Paano kayo nakakarating dito? Ang bilis-bilis. Actually, sir, di ba, sa tulong din po ng ating mga partners and at the same time sa mga local government units, nakatuwang po natin sa ating mga ginagawa ay napabilis po natin yung pagsasagawa at paghahatid po natin ng tulong. Yung isang bagay din po ay nagkaroon tayo ng mga local suppliers. So, hindi na po natin kailangan mag-transfer from Metro Manila para maghatid po ng mga pangangailangan. Kundi dito na mismo sa local, by that, nasuspur din po natin yung local economy. Saan pang mga iba-ibang mga lugar na napuntahan pa ninyo? Maliban po, sir, dito sa probinsya po ng Bohol, ano, mahigit 12 na mga provinces din po yung ating nabisita. In particular po, yung sa probinsya ng Surigao del Norte, kasama na po doon yung Siargao, yung probinsya ng Dinagat, yung Southern Leyte, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, maging sa Panay Island, sa Iloilo, Guimaras at Antique, Capiz at saka yung Palawan. Marami palang tinamaan. Mahigit 2 milyon ng mga pamilya yung naapektuhan po ng bagyo Odette. So, anong klaseng tulong na ibibigay ninyo sa mga nasalanta ng Odette? Alam mo, sir, pangunahin talaga pangangailangan ng mga tao yung pagkain. No? Maliban po doon, nakita din po natin yung pangangailangan para sa house repair kits ng ating mga kababayan. At ito naman yung currently na tinutugunan po natin. And tinitingnan din po natin yung pagkakataon na makatulong tayo in terms of their livelihood para makabangon muli. So, hindi lang bigay ng bigay, pero paano ba sila maghahanap buhay? Tama po kayo, sir. Alam mo, Sir Ernie, tayo po sa ABS-CBN Foundation, talagang panalangin natin at panawagan yung patuloy po nilang suporta at pagtitiwala sa ating mga ginagawa. Kasi alam naman po natin na
bawat bagay na pinagkatiwala nila sa atin, be it in kind or in cash, ay talagang ipaghahatid po natin ito sa mga kababayan po natin nangangailangan. Kaya muli po tayo nagpapasalamat sa lahat ng mabubuting loob na talagang handang tumulong at tumugon sa ating panawagan. Dahil sa pagtutulungan nating lahat, nakatulong na tayo sa Cebu, Bohol, Negros, Dinagat Islands, Surigao, Siargao, Palawan at marami pang lugar. Pero marami pa tayong kailangan tulungan. Ano-ano pang kailangan ng mga kapamilya natin sa mga lugar na ito? Ang among giinom karon tubig sa ulan, ang kinhanglan may og tubig nga limpyo. Wala pa may kurente, wala pa may suga, mangayo may og solar. Pag bagyong ulit na gubag among mga panagat, og manginaot ako nga naay makatabang og mangayo ko og pukot og sakayan. Kaming mga kabataan, nangangailangan po kami ng school supplies dahil apektuhan po kami sa bagyong Odette kung saan ang aming mga school supplies ay nabasa at hindi na magamit pa. At nangangailangan po rin kami ng internet access upang maipagpatuloy namin ang pag-online classes. Sa mga kababayan po nating patuloy pong nagtitiwala at gustong mag-ambag sa ating mga adikain, bukas po yung ABS-CBN Foundation sa ating mga bank accounts na makikita po ninyo sa inyong mga TV screen o di kaya sa ating mga QR codes maging sa GCash, PayPal or PayMaya or maging sa ating international donations. Maging sa ating Shopee at Lazada app, pwede po tayong bumili ng mga vouchers kung saan po makikita natin kung paano tayo makatulong sa pagtugon ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Alam kong darating kayo. Ang ABS-CBN ay handang tumulong sa lahat ng ating mga kapamilya pagdating ng oras ng kalamidad. Sa lahat ng mga kalamidad, gumagawa tayo kaagad ng paraan para lahat ng tao ay pwede makibahagi at mag-ambag sa pagtulong sa ating mga kababayan. ABS-CBN is currently supporting the efforts of the foundation. Together, we're working to help raise funds to provide the needed food and rehabilitation of all our kapamilyas affected by Typhoon Odette. With the help of many, many employees and our very own talents, we held a benefit concert last December. We were actually on the second half of a 100-day campaign that we launched on January 9. We have our Teles area families joining us every night on Kumu, Facebook, and YouTube. Gabi-gabi, meron ho tayong konting pa-concert, mini-concert. Nakikipagkwentuhan tayo sa mga artista. At sila'y tumutulong by reaching out to their fans. Nagkakantahan at humihingi ng tulong para matulungan natin yung mga kapamilya natin na naapektuhan ng Typhoon Odette. So far, as of last count, we've raised close to 100 million pesos. Nakapagpadala tayo ng tulong sa over 200,000 families or at least 1 million individuals. Nakakataba ng puso, natutuwa kami na hanggat sa maaari na katutulungan natin yung mga kapamilya natin at ang dami-daming empleyado, mga artista na sila mismo talagang gustong tumulong. At yung mga fans nila from everywhere in the world, the Middle East, Hong Kong, the US and Canada, even from the affected areas like Cebu and Bohol, pati sila, mga fans ng mga artista, tumutulong para sa mga kapamilya natin sa Leyte, Cebu, Bohol, Surigao at Palawan. Malayo man kami sa inyo, nasa isip at puso namin kayo araw-araw. At hanggat sa kaya namin maipabot ang aming tulong sa inyo, pagsisikapan po namin na matulungan kayong makabangon muli. Nandito po ang ABS-CBN, nagtutulong-tulong para sa inyo. Mahal po namin kayo. The ABS-CBN Foundation and Sagip Kapamilya, lagi kaming handa para tumulong sa mga taong nangangailangan. Sa ngayon, nakatulong na tayo sa 203,000 families at nagagawa natin to dahil sa inyo. Nagagawa natin to dahil sa mga donation ninyo,
dahil sa mga volunteers, dahil sa pamamagitan ng mga partners natin na tumutulong. Ngayon, ang nakakatuwa dito, ang mga taong tinutulungan namin, sila rin ang nagiging volunteer na tumutulong din sa nangangailangan. One of the families that we met na parati nagbo-volunteer mula ng 2013 pa, tumutulong sila. It's a family here in Tagbilaran, the Go family. Tumutulong sila with logistics, with donations, with transportation. Yung buong angkan nila nagbo-volunteer. Kaya nagpapasalamat ako na nakilala ko sila. In our next episode, makikita naman natin yung pagbabayanihan ng mga taga-Bohol para ma-distribute ang mga house repair kits mula sa aking uncle na si Manolo Lopez. Nagpapasalamat ako dahil nakapunta ako dito sa Bohol. Napakagandang lugar ito. So let's keep this place beautiful. Let's help them to rebuild dahil talagang the people here are really beautiful people. We have a beautiful country. And habang tinutulungan natin sila, God will also take care of us. Amen? Alam kong darating.